Alex, hindi to pero usog, ba't tayo sumasayaw? Hindi, Alex, may tanong ako sa'yo. Nung bago pa lang kayo ni Mikey na maging boyfriend and girlfriend, na-experience mo ba nung magkakasama sila magbabarkada? Tapos nung pinakilala ka, may isang lalaki nagsabi, uy, iba na naman yung kasama mo nung nakaraan, yung kasama mo, ang laki ng dibdib, tapos hindi naman mahaba ang mukha, bilugan na. Na-experience mo yung gano'n? Kung sabihin man na malaking dibdib, ako yun. Ako rin yun. Hindi ikaw yun, Alex. Imposible, Alex. Hindi ikaw yun. Alam mo, sorry, dahil nung na-meet ko yung mga kaibigan ni Mikey, wala silang ibang sinabi kundi, at least napakilala mo na siya. Siya yung lagi mong kinikwento. Proud. Alex! Never. Ayoko, makamatusok ako pag gumanoon. Pero ikaw naman. Pero di totoo naman ang ganda mo eh. Thank you, salamat. Supportahan mo din ako sa tanong ikaw mo. Ikaw naman. Naranasan mo na ba yung kinukubli ka, tinatago ka sa cabinet ni Beo? Hindi ka pinapasok. Parang hindi naman yun na nababasa ko doon. Ikaw, pag may boyfriend ka, pikun ka ba kapag ginagawa niya yung mga ganyang biro? Kunwari si Beho, nagbibiro. Ikaw ba nagdududa na bakit may mga ganong biruan na may mga asaran? Hindi ako. Kasi kampante ako sa pagmamahal sa akin ni Beho. Buo ang pagmamahalan namin dalawa. Kaya umabot kami ng 17 years. Beat that girl. Bakit? To beat that too? Hindi, totoo naman. Kasi hindi naman kami magtatagal ng ganong katagal kung hindi buo ang tiwala namin sa isa. Pero, eto na nga. Ang kwento ng mga ex-couple natin for today. Nabasa ni girls sa group chat na tinutukso si guy sa ka-thesis mate nito. May nangyari daw sa kanilang dalawa. Ha? Nakakalokang issue to, Alex. Noong nakipaghiwalay si girl, tinanggap na lang daw agad ni guy yung breakup. No explanations. Kumbaga nag-hope. Sila na mismo yung nag-hope. No explanation needed. Naku, kaya naman si girl, hindi alam kung totoo ba ang nabasa o tuksuhan lang talaga. Mukhang may mga lihim na naman tayong mabubuksan dito sa Hope, ang dating game kung saan pinagbabalik natin ang mga pusong nanlamig. Ngayong araw, kilalalin natin ang mag-ex na sila, Ashley and James. LOL, VDR. Hindi. Oo. Pwede. Ewan. Hindi lahat ng pagmamahalan may forever. Niligawan ko si Ashley dahil ang gaan-gaan ng lahat kapag kasama ko siya. Siya yung pumapawi ng pagod ko as a working student. Magkasundo kami sa lahat ng bagay ni James. Tumutugtog siya, kumakanta ako. Parang made for each other kami nun. Hindi lahat ng relasyon may happy ever after. Napalapit na rin kasi ako sa mga ka-thesis mate ko. Nung nag-celebrate kami after thesis defense, nakagawa ako ng malaking pagkakamali. Naintindihan ko naman kung naging busy siya sa thesis niya eh. Pero ano yung nabasa ko sa group chat nila? Ano nangyari sa kanila nung thesis mate niya? Pero may mga tanong na naghihintay pa ng sagot. Pero huli na ang lahat. Meron na siyang iba. Pinagsabay niya din ba kaming dalawa? Bakit nung nakipaghiwalay ako sa kanya, hindi niya ako hinabol? Bakit hindi siya nag-explain kung totoo o hindi ba yung nabasa ko? Ngayong tag-init, may mga puso pa rin nanlalamig na muli naming pagtatagpuin. Kilalanin natin ang mag-ex na sina Ashley at James. Is there a second chance in love? Hindi? Oo. Pwede? Ewan. You and me, we used to be together. Every day together, always. I really feel that I'm losing my best friend. If it's real, I'll
know. Don't speak, I know just what you're saying. So please stop explaining. Don't tell me 'cause it hurts. Don't speak, I know what you're thinking. I don't need your reasons. Don't tell me 'cause it hurts. Thank you so much, Alexa, sa paghandog sa napakagandang awitin para sa bisita natin ngayon dito sa Hope. Welcome naman dito sa Hope, Ashley and James. Alam kong matagal kayong hindi nag-usap, kaya naman magkamustahan na muna kayo ngayon. Hindi nagtitinginan ng dalawa, Alex. Kahit suliap, wala. Magtinginan naman kayo. Sige na, say hi. Gamitin mo naman yung mic. Hi. Hi, Ashley. Hello. Ang iksi naman, Ashley. Habaan ikaw, mo ikaw naman. Naman, Ashley. Makamustahin mo naman si James. Hello, kamusta ka na? Okay lang. Busy pa din sa pag-work habang nag-aaral. Busy pa rin. Ashley, ba't hindi ka makatingin kay ano? Makatingin kay James? Nung parang kahit na nakita ko palang, naramdaman ko palang po yung presence niya ngayon dito. Parang ang sakit kagad. Tanggalin muna natin yung sakit. Mag-good vibes muna tayo. Pag-usapan natin kung paano nagsimula ang inyong relasyon. Saan ba kayo nagkakilala? Gano'n ka ba katagal niyang niligawan? Saan mo ba siya nakilala? Nakilala ko po siya kasi nag-work ako nun sa service crew. Then, isa siya sa na-servant ko na kumain. Siya, isa siya sa customer. Customer mo lang siya sa food chain? Yes, sir. Tapos na in love ka na sa kanya? Ano po, hiningi niya po yung name ko sa ka-workmate ko po. Ka-workmate. Sandali ah, kasi di ba may nameplate naman sa food chain? Oo, tapos? Ano po, yung nameplate po na kasi yun, ano eh, Earl lang yun nakalagay sa akin. Tapos, ayun po, tinanong niya yung Facebook account ko sa ka-work ko. Ah, si Ashley so, naman pala. So, nauna si Ashley pa, Ashley. Oo, napitan ito. At nung sinasabi yung bet-bet, ayan na. Numingiti na si Ashley. Ashley, bakit nabetan mo? Dinagdagan ba niya yung french fries mo, yung chicken mo, yung sundae mo? Ano bang meron ginawa? Meron bang extra ketchup? Nung hindi pa po kasi siya nagsaserve nun sa amin. Kumbaga, pagpasok pa lang po namin, na kuha niya na po yung attention ko. Uy! Pabo. Tapos? Tapos ayun po, sakto siya po yung nag-serve sa amin. Nung time po na yun, kahit di syempre nakamas po, ayun, parang sa mata niya pa lang po kasi parang ang bogey na gano'n. So ikaw yung kumuha ng Facebook niya? Binessage mo ba siya agad? Opo, bali pumunta po ako sa isa sa kasama niya na ano crew. Nagtanong po ako kung anong name niya sa Facebook. Tapos pag-uwi ko po noon, nag-message po agad ako sa kanya. Nagpakilala po ako na hello, ako yung sinervan mo. Sinervan mo. Nung minessage ka ni Ashley, anong message mo naman sa kanya agad-agad? Ano po? Hi, ikaw pala yun. Ngayon naman, paano mo naman niligawan si Ashley? Paano mo napasagot? Ano po? After that po kasi, after that conversation, nagkikita na po kami, personal po. Lumalabas-labas na po kami para... Sino ang nagyaya? Unang nagyaya, ikaw na. Ako po. Nung lumabas kayo, saan kayo nagpunta? Sa mall po. Ano namimiss yung ginagawa niyo? Pag naglalakad ba kayo sa mall? Holding hands, like that. Ano? Hindi po. Kasi ano, clingy po siya, pero pagka public po, hindi po siya, kumbaga matured po siya pagka nasa public. Pero once na, kunyari sa bahay lang po, ganun, dun po lumalabas doors. Yung... pagiging pero niya po. Pero kapag nasa in public, so hindi kayo parang magjowa, parang hindi, ganon. Hindi, magjowa pa rin po, pero hindi po yung katulad. Sobrang PDA, hindi kayo PDA. Yes po, yes oo. Like si Waki, di ba before may jowa ka, pag nasa mall, magkaibang mall kayo para hindi halatang kayo. Grabe, no? Oo. Siya nasa North, siya nasa, nasa Manila. South. No? Ang ganda, no, Alex? Ang pero ganda. Paano mo nalaman yon? Pero eto na nga, si Ashley. Ashley, alam mo ba na nag-aaral din noon si James habang nagtatrabaho?
Opo, alam ko po. Kaya nung time po, naiintindihan ko naman po siya nung mga time na naging busy. So nung nagsabi na siya sa'yo, kasi syempre pag graduating, maraming requirement dyan ay mga thesis. Nung sinabi niya yun sa'yo na medyo mabibusy siya, anong unang reaction mo? Nangamba ka na ba agad? Nagduda or what? Hindi po. Kasi bilang estudyante din po, alam ko naman po kung dadating po yung mga time na magiging busy po, ganun. So, naiintindihan ko naman po yun nung una. Mm-hmm. Pero, gaano katagal yung relasyon ninyong dalawa? Magto 2 years. So, pag mga ganun kasi, Alex, pag mga 2 years yung kanilang mga relasyon, alam na nila yung mga password ng isa't isa. Tama ko? Opo. Meron ka daw na discover doon sa group chat. Ano to? Nabasa ko po na tinutokso po sila nung mga kaklase po nila, nakasama nila dun sa nung time na nag-overnight po sila. Then, ayun, nakita ko po na parang tinutokso sila na, uy, kayo ah, kagabi, ano yung ginagawa nyo? Parang yung mga ganun-ganun po. James, ano yun? Ano yung tinutokso? Ano yung ginawa nyo dun? Ano po yun? After ng thesis defense po namin, ano po, nag-celebrate po kami, nag-inuman po kami. Tapos ano nangyari nung inuman? Dala po ng kalasingan. May nangyari? Yes po. But ano po, isang beses lang naman po yun. Pero may girlfriend. More than kiss ba yan? More than kiss? Yes po. Ah, kilala mo ba yung girl na inaasar sa kanila? Alam ko lang po sa pangalan, pero hindi ko po alam yung personality niya. Pero ikaw, Ashley, nung nakita mo na sila ay nag-aasara, nakipaghiwalay ka na ba doon o kinonfront mo siya? Tinanong ko po siya. Ayun po, in-screenshot ko po yung mga nabasa ko. Siyempre para may ebidensya po. Tapos ayun, tinanong ko po siya kung ano nangyari, totoo ba to, ganon. Pero nung time po na yun, hindi niya po sinagot. Hindi niya po sinagot yung mga tanong ko. So wala na? Talagang paano naghiwalay? Oo, paano kayo naghiwalay? Oo nga, paano? Dahil hindi niya nga po kino-confirm, tas dahil wala na siyang oras sa akin, tas parang nagdududa na po ako, nakipag-break po ako. Pero yung breakup po na yun, hindi, dahil hindi ko na siya mahal. Kumbaga parang sinubukan ko lang din po yung love niya sa akin kung hahabulin niya po ako. Ikaw ba, James, nung nakipaghiwalay si Ashley, hindi ba sumagi sa isip mo na habulin man lang si Ashley at magpaliwanag? That time, hindi na po eh. Kasi, bakit? Alam ko po na yung ka-thesis mate ko, yun na po yung mahal ko. Aray! Teka lang naman, ang sakit naman nun! Teka lang, so nakipaghiwalay, hinayaan mo na lang siyang maghiwalay. Yes po. Ay, nakakaloka naman. So matagal na ba kayo may relasyon nung ka-thesis mo? Wala po. Doon lang? Hindi naman po. Ang sakit naman nun! Ngayon mo lang ito narinig, Ashley. Opo. Ikaw ba, Ashley, after noon, meron ba nag-comfort sa'yo o meron ka rin bang nilapitan? Nung kami pa po, may nagkakagusto po sa akin. Pero hindi ko po siya gusto or hindi ko po siya, hindi ko siya pinapansin. Oh. Pero nung time po kasi yun na sobrang nasaktan ako, so naghanap din po akong kausap. Then, kinausap ko po yung may gusto sa akin. Then, ayun, parang ginawa niya na pong way yun para mag-court tuluyan sa akin. Oh. Mag-court sa akin, oh. Ligawan ako. Pero, hindi ko po talaga siya nagustuhan. Ganun. Parang dahil, iba pa rin po yung hinahanap ko. Dahil talaga. Gusto mo pa rin si James. Siyempre, minsan talagang mga babae nakikipaghiwalay para lang makita nila kung hahabulin sila. At madalas, pinapatakbo sila. Oo. Hindi talaga hinahabol. At pagkatakbo, minsan ang mga lalaki, napapagod, hindi mahabol. Yes. Kaya naman matapos nating marinig ang kanilang kwento, alamin na natin ang mga salitang dinaan nila sa sulat para sa isa't isa. At papakinggan na natin muna ang sulat ni Ashley. Hi, love. Hi. Love pa din? James pala. Sa totoo lang, hindi ko in-expect na magkikita pa tayo. Alam mo ba, nung nakipaghiwalay ako sa'yo, akala ko kakayanin ko. Akala ko okay lang. Kasi ba't naman ako magsisisi na makipaghiwalay sa'yo? Eh, manloloko ka, diba? Ang sinasabi ng isip ko, napakadali lang nun limutin. Iyak mo lang ngayon, Ashley. Bukas makalawa, tatawanan mo na lang yan. Pero sa tingin mo, tumatawa pa ba ako ngayon? Sobrang hirap mong kalimutan.
Pero alam mo ba, may nanligaw sa akin after ng breakup natin. Andyan siya palagi sa akin. Lagi siyang gumagawa ng paraan para makita ako. At higit sa lahat, ako lang yung mahal niya. Boyfriend material talaga siya. Pero ikaw, thesis material ka, di ba? Kasi di ba may nangyari sa inyo nung thesis mate mo? Kahit di mo masabi sa akin or maamin sa akin yung totoo. Kaya ka ba ganado sa thesis dahil sa kanya? Ang tanga ko, no? Andyan yung tao na mahal ako. Pero hinahanap ko pa rin yung taong walang oras sa akin at niloloko lang ako. Sobrang sakit sa part ko na inintindi kita. Sinuportahan kita. Tapos susuklian mo lang ako ng panloloko. Sobrang sakit na malaman ko na nakipagtali ka sa iba. Kulang pa ba ako? Bakit sinayang mo yung taon na pinagsamahan natin para sa isang gabi lang? Bakit hindi mo man lang naisip yung mararamdaman ko sa gabing yun? Matagal na yun. Hayaan mo na. To be honest, ngayong nakita kita, namimiss kita talaga. Namiss ko yung ngiti mo. Namiss ko yung dating tayo. Gusto kitang matutunang patawarin. Gustong gusto ko. Pero paano ko magagawa yun? Kung laging may kurot ang nararamdaman ko sa tuwing naaalala ko yung mga ginawa mo. Alam mo, kung ano yung lagi kong hinihiling, sana napakadali mo na lang patawarin. James, ano na feel mo habang binabasa ni Ashley yung letter niya para sa'yo? Nagpa-flashback po yung mga memories namin nung dati. Tsaka masakit po kasi... Masakit, at the same time, nagsisisi kasi, nilet go ko siya ng madalian, ng walang pag-iisip na nangyari. Ngayon naman, James, ikaw naman magbasa ng letter mo para kay Ashley. Ashley, alam kong mabigat pakiramdam mo gawa nung nangyari sa atin, sa past natin. Pero alam mo kung gaano ako nanghihinayang sa lahat ng alaala na nagawa natin dati. Nanghihinayang sa lahat ng pagsasama, pag-aaway, pagmamahalan. Malinaw pa sa alaala ko lahat ng masasayang bagay na nangyari sa atin. Alam kong nasaktan kita at nagkamali ako. Pero gusto kong sabihin na nung nagkahiwalay tayo, nagbago ang mundo ko. Ang pinakamali kong nagawa ay ang hindi humingi ng pasensya. Kaya Ashley, sorry. Sorry dahil nagawa ko yun. Sorry dahil nung nakipaghiwalay ka, hindi kita hinabol. Akala ko kasi siya na yung mahal ko eh. Kasi... siya yung lagi kong kasama. Pero nagkamali ako nun. After 2 weeks, nagising ako at na-realize kong ikaw pa rin ang hinahanap ko. Gusto kitang kausapin nun pero nalaman kong may iba ka na rin pala. Matagal na bang nag-aabang sa'yo yun? Natatakot ako na baka mas better siya sa akin. Natakot ako dahil ganun kabilis mo lang akong nalimutan. Nakakaloko na ako yung unang naghanap ng iba, pero eto ako naghahabol ulit sa ating dalawa. Ang laking adjustment yung nangyari sa buhay ko nung nawala ka, pero di ko hinayaan yung pangungulila ko para lang lamunin ng dilim. Ito ang ngayon, busy sa trabaho, pero laging pumapasok sa isip ko yung story natin. Sana makausap ulit kita after neto. Kahit chat na muna, or coffee date. Why not kung pwede naman nating maitama ang bawat pagkakamali ng bawat isa, di ba? Sana pwede pa tayong bumalik sa umpisa. Andito lang ako maghihintay, sir. Ikaw naman, Ashley, ano naman ang masasabi mo sa letter sa'yo ni James?
Masakit po, tapos nagulat. Nagulat ka sa mga revelations niya. Yes po. Naku, mabuti pa ay dumako na tayo at simulan na natin ang 7 questions of hope. Maaari nyo lamang sagutin ang mga katanungan nyo para sa isa't isa ng hindi, oo, pwede, o ewan, no explanations needed. Ito ang 7 questions of hope. Dahil kami, ikaw ang siyang lahat. Namuwalay ka ng minsan, hindi ko matanggap. Kulang ang sandali, pag-ihay wala. Sadyang kapag wala ka, wala rin ang buwan. Ashley, parang naiiyak ka na dyan. Nagulat po kasi ako sa mga sinabi niya. Siguro, relax ka na muna. Ikaw ang unang-unang magtatanong. Kayo pa rin ba ng thesis mate mo? Hindi. In 2 weeks, napalitan mo agad ako. Matagal na bang abangers sa'yo yun? Oo. Nung nakipaghiwalay ako sa'yo, hindi mo na ba ako mahal nun? Hindi. In a relationship ka ba ngayon? Pwede. Ay. Pinagsabay mo ba kami nung sinasabi mong kaklase mo lang? Yung totoo. Pwede. Pinagsabay mo din ba kami? Ewan. Totoo ba yung nabasa ko sa group chat nyo na may nangyari sa inyo? Oo. Minahal mo ba siya gaya ng pagmamahal mo sa akin? Hindi. Mas nag-enjoy ka ba sa kanya? Pwede. Kung hinabol ba kita dati, iiwan mo siya para sa akin? Ewan. Naisip mo ba na balikan ako after ng breakup natin? Oo. Mapapatawad mo pa ba ako kahit may nangyari sa main ng katesis ko? Ewan. Mahal mo pa ba ako? Oo. Kung maging tayo ulit, babawian mo ba ako? Hindi. Ngayon, Waki, kailangan na nating malaman ang desisyon nilang dalawa sa kanilang mga sa kanilang relasyon. Kaya Waki, tanungin mo na ang pinaka-importanting tanong. Ashley and James, gusto niyo ba bang bigyan ng pangalawang pagkakataon ng inyong relasyon? Hindi, oo, pwede, ewan. Tatanungin uli natin sina Ashley at James kung gusto pa ba nilang bigyan ng second chance ang kanilang relasyon. Na nagaganap dito, Alex. Siyempre, may mga pagkakamali sila na kanila namang na-realize, yes. Diba? At ang nakakatuwa sa kanila, siyempre ngayon, they will start a new relationship. Kulimutan nyo na yung past and hopefully, you work things out this time. Oo nga. At saka tigilan mo na yung thesis mo, ha? Focus ka na lang sa work mo kasi nakakatakot ang thesis.
Oo, yes. Siya na lang siguro ang gawin mong thesis. Mag-defense-defense kayo. Defense mo siya, yes. Oo, hag-uli. Sige na, isa pa. Oh. Pero maraming salamat ha, Ashley and James, for sharing your story dito sa amin. Yes. Magbabalik pa po ang Lunch Out Loud. Happy! Holding hands!